Morning. Sinabi ni Briones na sa ngayon mayroong magkahalong resulta. Mula sa unang araw na binuksan namin ang mga klase sa ilalim ng blended learning, napagtanto namin ang face-to-face, limitado ito at may malaking kontribusyon sa proseso ng pag-aaral ng mga bata. Sinabi ni Briones na binabanggit na ang pag-aaral ng personal ay isang bahagi ng paghalo ng pagkatuto. Ang resulta ng assessment, siyempre ay magkahalo dahil ang aming blended learning ay hindi kumpleto. Sinabi ni Briones ng assessment sa distance learning ay may magkahalong mga resulta. Sinabi ni Education Secretary Leonor Briones na sinubukan ng Department of Education or DepEd na tumugon sa mga hamon sa edukasyon sa gitna ng nanggagalit na pandemya sa school year 2020 to 2021. Bumuo kami ng isang sistema na hinihingi ang pagiging perpekto mula sa publiko na sa isang napakahindi perpektong sitwasyon kung saan ang mga kadahilanan para sa pagpaplano, para sa pag-aayos at hindi mahuhulaan, sinabi ni Briones sa payag ng publiko sa laging handa noong Lunes, Hulyo 19. Sa isang napakahindi perpektong sitwasyon, sinabi ni Briones ng DepEd ay napilitang mag-react ng mabilis hanggat maaari. Hindi namin sinasabi na lumabas kami na may isang perpektong sagot sa isang hindi perpektong sitwasyon at perpektong mga inaasahan mula sa publiko na nais ang pagiging perpekto mula sa amin. Kaya, dapat bigyan ng diin, dagdag niya. Tungkol sa mga paunang natuklasan sa pagpapatupad ng distance learning, sinabi ni Briones na sa ngayon mayroong magkahalong resulta. Mula sa unang araw na binuksan namin ang mga klase sa ilalim ng blended learning, napagtanto namin ang face-to-face, limitado ito at may malaking kontribusyon sa proseso ng pag-aaral ng mga bata. Sinabi ni Briones na binabanggit na ang pag-aaral ng personal ay isang bahagi ng paghalo ng pagkatuto. Ang resulta ng assessment, siyempre ay magkahalo dahil ang aming blended learning ay hindi kumpleto. Kami ang unang makikilala na dahil ang elemento ng face-to-face ay wala, sabi ni Briones. Gayunpaman, naniniwala si Briones na kahit na ang sistema ay hindi perpekto, ang DepEd at ang buong sistema ng edukasyon ay napakaraming natutunan mula sa unang karanasan na ito. Hindi pa namin ito nagagawa noon. Ang kagawaran ng edukasyon na ito ay gumawa ng maraming bagay na hindi pa nagagawa dati at naguulat kami. At sa gayon naguulat kami, humihingi kami ng payo at binibigyan kami ng puna, sabi ni Briones. Napakaseryoso namin ito dahil ang proseso ng pag-aaral ay hindi lamang para sa DepEd, ngunit para rin sa lahat, dagdag niya. Sa pag-aprubahan ni Pangulong Duterte, ang school year 2021 to 2022 ay magsisimula sa September 3. Upang maibsan ang takot at pag-aalala ng mga magulang sa kaligtasan ng kanilang mga anak, sinabi ni Briones na ang blended o distance learning ay papatupad pa rin sa darating na taon ng pag-aaral. Ang mga bata hindi nanganganib. Ang mga guro ay hindi mailantad dahil blended learning, sabi ni Briones.